Yun! Isang productive araw sa ating lahat, mga kapisyo sa pagnenegosyo. Naku, napakaganda ng ating tanawin. Lahat yan ang nakikita ninyo, iwiwigay na sa inyo. Biro lang. Mga kapisyo, didiscuss po natin ngayon, gaano ba kahalaga magkaroon dapat ng database ng customers ang isang negosyo? Ano ba itong database na to? Ang ibig sabihin, meron kang listahan. Nililista mo lahat ng mga customers mo at mga posible mong customers. Alam nyo, sa isang ahente, sa isang sales agent, gumagawa siya ng record ng ganyan. Eh lalo na ikaw na business owner, dapat nililista mo ngayon. O, sino-sino bang dapat nating ilista? Para magkaroon tayo ng siguradong benta, ilista natin ang mga posibleng bebentahan. Number one, yung kapamilya mo. Nako, kapamilya, nilista mo. Doc Bench, paano ba yung kapamilya? Kapamilya, dapat libre. Kausapin mo muna, subukan mong kausapin, nasabihin mo, ang pagnenegosyo po muna, nag-uumpisa pa ako, tulungan nyo po muna ako. Pag kumita na ako, tsaka ko kayo bibigyan ng discount o ililibre ko pa kayo. Kaya dapat ilista mo sino sa mga kapamilya mo. Mga anak mo, mga tito-tita mo, gano'n. Kasi susunod din dyan, kamag-anak. So kapamilya, kamag-anak, ililista mo mga posibleng bibili. Now, itong mga bibili mo, mga kamag-anak, mga kapamilya, dapat maging honest sila. Tanggapin mo ang katotohanan kung anong magiging feedback nila sa iyong mga negosyo, sa iyong produkto o serbisyo. Para ngayon, sila magsasabi ng totoo, mas mababago mo ang iyong pagnenegosyo, yung produkto o serbisyo mo. O pagkatapos naman yan, mga kaibigan, ililista mo lahat ng mga kaibigan mo. Naku, kailangan, itong kaibigan ko to, bibili o hindi. Itong kaibigan ko to, may kakayan ng bumili o hindi. Itong kaibigan ko to, naku, uutang to. Naku, medyo iwasan mo muna yung uutang. O pagkatapos ng kaibigan, kapitbahay. Gagawa ka ng listahan mo na yung mga kapitbahay mo, maisusulat mo yung mga may kapasidad, may mga kakayanan, yung mga tuwing kailan sila bibili. Para ngayon, malilista mo, magkakaroon ka ng mapoproject mo yung mga benta mo. Pagkatapos ng kapitbahay, ano pa? Yung mga kakilala, mga katrabaho, mga kasimbahan, no? Mga kakilala, mga naglalakad doon sa lugar ninyo, at yung mga panghuli pa, yung mga kikilalanin mo pa lang. Dapat to, magkakaroon ka ng mga listahan yan. Hindi pwedeng suntok sa buwan. Kaya dapat ngayong araw na to, lalagyan mo, tatandaan mo, dapat ngayong araw no, magkaroon ako ng 10 customers. Sino yun? Saan manggagaling? Babalikan mo yung database mo, ililista mo. At bukas, sino naman yung 10 posibleng bebentahan mo? Nako, pupuntahan mo, lilista mo yon, tatawagan mo. Kaya dapat sa database mo, may contact address ka, no, may contact number ka. No, para ngayon, malalaman mo kung sino-sino ang bebentahan mo. Malalaman bakit mamahalaga magkaroon ng database ng customers. Kasi sa pagpo-project mo ng benta, ng sales, dapat dun sa sales mo pa lang, malalaman mo na kung kikita ka ba o hindi. Dun sa mga taong ililista mo. Swerte ka kung may mga taong bumili sa'yo na hindi nakalista, wala sa listahan. Maganda rin yun. Ibig sabihin, mga icing on the cake yan. Ibig sabihin, gaganda, lalo lalakas ang negosyo mo. Pero kailangan ng database sa pagpo-project ng sales. Kailangan ng database sa pagpo-project ng direction mo, strategies. Gagawa ka kung sino yung mga bebentahan mo ulit. Ano pa? Kailangan mo ang database sa pag-anticipate ng mga problema. O para ngayon, bakit hindi sila bumibili? No, bakit anong kailangan, anong concern? Gagawa ka ng mga activities, marketing activities para ma-promote ang produkto mo. Mga kabisyo sa pagnenegosyo, mahalaga ang database. Huwag suntok sa buwan, huwag yung bahala na, huwag yung bara-bara. Kailangan maglista ng bebentahan, yung mga posibleng bebentahan, yung mga tatanaman mo pa lang para sa future bebentahan mo. O sige, isang produktibong araw sa ating lahat, mga kabisyo sa pagnenegosyo. Bye-bye! Thank you.